Dear Lady Love TV. Patawad, mahal kita pero ayoko na. Pain and love, my man. Tunghaya na po natin ang 16 na bahagi. Natahimik si Yunjin. She conquered her fears. She did really well for the past 5 years. Siya, puno pa rin ng guilt. Natatakpan, oo. Pero ang kalimutan, hindi. Hinding-hindi na yata mangyayari na makakalaya siya. Palaging naroon sa puso niya ang bigat at lungkot. Kahit nagawang makabangon sa nakalipas na mga taon, ay hindi nawawala ang guilt. Maybe it was here to stay. The punishment for all he had done to her. Nung huling beses na sinabi ko sa iyo to, sinabi mo sa akin na ayaw mo nang marinig pa. Pero gusto ko pa rin sabihin ngayon. I'm really sorry, Sarah. Patawarin mo ako sa lahat na nagawa ko noon. Sa lahat-lahat. Pinagsisisihan ko yon. At walang araw ng buhay ko na lumipas na hindi ko inaalala ang lahat. That is my punishment. So I will never ever forget how I hurt you and our child. I know I don't have a right. But I've loved her with all my heart. Nangingislap ang mga mata ni Sarah sa pinipigil na luha. Pinunasan nito ang sulok ng mga mata. Ang una ko naisip ay isuggest na huwag na natin pag-usapan. Pero siguro panahon na para ayusin natin to. Yung hindi natin nagawa noon. Ang mag-usap ng maayos. Pwede na siguro natin gawin ngayon. Nag-minor si Sarah at itinabi sa gilid ng daan ng sasakyan. Pagkatapos ay humarap ito sa kanya. Galit na galit ako dahil sa mga nangyari. Galit ako sa'yo. Lahat ng galit at sisi sa'yo ko ibinunton. Kasi sa ganung paraan lang nababawasan yung sakit at guilt. I never really understood. All I know is that you weren't there most of the time. Hindi tulad ng inaasahan ko ang mga nangyari sa pagitan natin. Hindi ganun ang inaasahan ko sa'yo. Did you fall out of love? I didn't. He looked her in the eye. I remember that one time when I called you. Babaeng sumagot sa phone mo. Tapos, hindi ka nakauwi ng mga araw na ipinangako mo. Dahil sa trabaho ba talaga? Hindi natin nalinaw kung ano ba talaga ang nangyari. May lungkot na sumilip sa mga mata nito. Naglabasan ang mga ugat sa kamay ni Yunjin dahil sa tindi ng pagkakakuyom niya. Nagtatalo ang kanyang isip at puso kung sasabihin ba kay Sarah kung ano talaga yung totoo. Yunjin, nag-angat siya ng mukha at tumingin sa babae. Bubuksan niya ang mga dating sugat. And he would make himself open and vulnerable. Kung sasabihin niya ang mga nangyari noon, may magbabago pa ba? You're different. You built me up so nicely. You made me believe in myself. Pakaramdam ko, kaya kong kahit na ano, basta nandyan ka lang. I want to give you everything. Pagsisimula ni Yunjin, saka huminga ng malalim. Pakiramdam niya ay nangangapos ang kanyang paghinga. Parang kahapon lang nangyari ang lahat. Do you even have an idea on how I felt finding out you're not like me? Sa bawat araw, lalo siyang sinasampal ng katotohanan na magkaiba sila ni Sarah. They were worlds apart. Gusto kong ibigay sa iyo ang lahat, pero wala ka ng kailangan dahil nasa iyo na ang lahat. Pakiramdam ko kahit anong gawin ko, palaging hindi sapat. At ang totoo, hindi ako magpo-provide sa'yo. Ang pamilya mo ang magpo-provide para sa ating dalawa. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Umaagos na ang luha sa magkabilang pisngi ni Sarah. Paano? Paano ko sasabihin sa'yo? Halos bulong lang na tanong niya. 5 years ago, bago lang si Yunjin sa trabaho, hindi pa secure ang future niya sa bangkong iyon dahil hindi pa siya sigurado kung magiging regular doon. Kaya ang pinakamabuti niyang magagawa, iipakita ang masipag at deserve niya na maging regular. Para yun sa future nila ni Sarah. He missed his wife. Minsan parang gusto na lamang niyang bumitaw sa trabaho, bumalik ng Baguio, at gawin ang kahit na ano doon basta magkasama lang sila. Pero sa isang bahagi ng isip at puso niya, ay gusto pa rin niyang magsikap para sa kanilang dalawa. Actually, dapat ay para sa kanilang tatlo. Dahil magiging tatlo na sila. Kaya tinitiis ni Yunjin na huwag tumawag.
Kahit mag-text ay hindi rin niya halos gawin. Kahit si Orly, sinabihan niya na huwag sagutin ang mga text o tawag ni Sarah. Nag-aalala siya na baka kapag madalas na maririnig ang boses ng asawa, ay bumalik na lamang siya ng Baguio at huwag nang umalis pa. Kahit sa gabi, parang dinudurog yung puso niya dahil wala siyang katabi. Bakante ang kanang bahagi ng kama. Sadyang hindi niya inuuko pa. That would always be her pace. Magtitiis siyang kumain na mag-isa. Gagawin muna niya ang mag-isa ang lahat sa ngayon. For them, for Sarah, and for the little one. Kaunting panahon lang naman. Kaunting sakripisyo lang sa ngayon. Wala siya sa mood. Araw-araw siyang wala sa mood. Kaya kapag nagyayaya ang kasama sa trabaho, na mag-dinner o pumunta sa bar ay hindi siya sumasama. He was saving his money. Bukod pa doon, hindi talaga siya mahilig sa nightlife. Pero ibang usapan na kapag ang boss nila ang nagyaya. Birthday nito at gusto silang i-treat. Sumama ang lahat. Alangan namang siya pang tumanggi. Dahil hindi sanay uminom ay nalasing agad siya sa 3 bote pa lang ng beer. Pakaramdam niya ay umiikot ng kanyang buong mundo. Isang babaeng katrabaho niya ang kanina pa nag-o-offer na ihahatid na raw siya sa bahay. Paulit-ulit din siyang tumatanggi. He was married. Ayaw niya makita ng mga tao na may kasabay siyang ibang babae, kahit pa nagmamagandang loob lang. Nang parang magkakalat na siya sa mesa nila, sinamahan na siya ni Orly sa comfort room para doon magsuka. Hindi na alam ni Yunjin ang mga sumunod na nangyari. Nagising siya na nasa bahay ni na Orly. Ginising siya ng kaibigan dahil sa urgent na tawag daw galing kay Kuya Achilles. Lowbat ang cellphone niya kaya hindi siya makontak. Nasa ospital si Sarah. She lost the baby. Sana bangungot lang yon dahil sa kalasingan niya ng nagdaang gabi. Habang nasa biyahe papunta sa Baguio, para siyang nakalutang. Pilit pa rin niyang gustong paniwalaan na hindi totoo. Na ang totoo naghihintay si Sarah sa kanya at maayos yung baby nila. Pero nung dumating ang asawa galing sa ospital, ay wala nang buhay ang mga mata nito. Pagkakita sa kanya, napuno ng kalamigan ng mga matang yon. Her eyes that used to look at her with love and adoration. Sarah looked really pale and weak. Impis na rin ang siya nito. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin at sasabihin. Parang sasabog ang kanyang ulo. Wala na ang baby nila. Wala na. Paano ko to aayusin? Anong gagawin ko? Tumingin si Yunjin kay Ate Mika na nakatayo sa tabi ni Sarah. Even his sister looked helpless and in pain. Parang hinahalukay ang kanyang sikmura. He did not think it was possible to hate oneself this much. He hated himself. Sarah, wala siyang ibang masabi. Parang masusuka siya kapag musasalita pa. Lumapit siya sa asawa. Gusto lamang niya itong mahawakan. Gusto niyang malaman ni Sarah na naroon siya dahil hindi siya tinitingnan nito. Don't touch me. Mahina lang ang boses ng asawa pero naroon ang diin at galit. Gusto nang lumuhod ni Yunjin sa harap nito at magmakaawa. Paano ba niya aayusin yon? I'm really sorry. Nakatingin sa kanya si Sarah pero parang hindi siya nakikita. Mabuti at naisingit mo pa sa schedule mo yung pagpunta ngayon dito. Walang emosyong sabi nito. Ang yakapin ng asawang gusto niyang gawin. Gusto niya makasigurong hindi ito nawala sa kanya. Na kahit nawala ang anak nila, naroon pa rin ang asawa. Just a touch. But he was afraid she might hate him more. Sarah, magpahinga ka muna. Mamaya na lamang siguro kayo mag-usap ni Eugene. Si Mika nagsalita. Nangingislap ang mga mata ng kapatid sa pinipigil na luha. Awa ang mababakas ng mga mata nito habang tinitingnan sila ni Sarah. Iwan mo muna kami ate. Sa halip ay hiling nito. Iwan muna natin sila para makapag-usap. Sabi naman ni Achilles na nilapitan na ng asawa at inakay palabas ng bahay. Ni hindi na malayo ni Eugene na naroon pala si Achilles. Tinititigan siya ni Sarah. Pero wala talaga siyang mabakas na kahit ano sa mukha nito maliban sa galit. Makikita sa mga mata ng asawa ang galit. Naiintindihan niya. Kahit siya, galit din siya sa sarili ngayon. Gusto niyang humanap na makakapitan o masasandalan. Heck, he just wanted to lie on the ground. Ang lapit lang ni Sarah. 3 hakbang lang at pwede niya na itong mayakap. Pero parang isang buong mundo ang pagitan nila ngayon. Alam kong galit ka sa akin.
That's the best you could come up with, Eugene. Nahihilamos niya ang kamay sa mukha. Bakit hindi pa ako na lang yung namatay? Galit, lumapit ng husto si Sarah hanggang sa halos isang hakbang na lang ang pagitan nila. Hindi ako galit sa'yo. Lumapit pa ito hanggang sa halos magkadikit sila. He could feel her warmth. He felt like dying. He was so desperate to touch her. Pero wala siyang karapatan na gawin yon. Hindi ka galit? Pwede ba siyang umasa? Unti-unti inapailing si Sarah. Hindi ako galit sa'yo, Eugene. Kinasusuklaman kita. Namumuhi ako sa'yo. May parang asido ang boses nito na kung pwede lang ay natunaw na siya. Hindi mo ba nararamdaman? Bumagsak na lang ang mga luha ng asawa. Pero sa mga mata nito, hindi nawawala ang galit. She hated him. Ni hindi kita gustong tingnan. Pero wala akong choice ngayon dahil gusto ko. Napahikbi ito. Gusto ko na iparating sa iyo yung nararamdaman ko ngayon. Oh, I am still alive, Sarah. Ni hindi niya maituloy ang sasabihin. Sorry ulit. Parang gusto niya saktan ito. Ano pa ang magagawa ng sorry mo? Wala. Wala na. Kahit umiyak, ay matatag pa rin ang mga mata ni Sarah na nakatitig sa kanya. The fire in her eyes could burn him alive. Nang biglang humagulhol ang asawa, gusto na lamang ni Eugene na lumuhod sa harap nito. But his knees would not bend. He could not even move. Basta lang dumadaloy ang mga luha niya. He was crying for their unborn child. He was crying for his family. He knew he would not be able to fix this. Hindi niya matanggap na wala siyang magagawa. He had lost her. Lost her forever. Pababa ng hagdan si Eugene nang mapansin nito si Sarah. Nasa sala siya kasama mga pamangkin na sina Gustavo at Jem. Naglalaro silang tatlo para maaliw naman ang mga bata. Nang puntahan siya sa kwarto ay malungkot ang mga ito at nagtatanong tungkol kina Mika at Kuya Aquiles. Kailan daw ba uuwi yung mami nila? Hindi niya pinag-isipan pa. Sinabi niya na malapit na umuwi si Ate Mika. Nakikita niya na naaawa na si Manang Yoli sa mga bata. Pero walang magawa ang matandang babae. Pero siya ay may magagawa. Balak uli niyang dalawin bukas si Ate Mika. Sa Linggo ay birthday na ni Kuya Aquiles. 36 na ito. Alam niyang wala ibang gusto ang kapatid sa birthday nito kundi ang mabuo uli ang pamilya nito. Lumapit si Eugene sa mga bata at hinalikan ang mga ito. Mula nang umuwi kahapon ay hindi na nila nagawang mag-usap pa. Pagkatapos na buksan ang usapin sa paghihiwalay nila noon, sorpresang hindi siya na-depress ng husto. Oo, nalungkot siya dahil naalala uli ang lahat. But it also felt good to say that was in her heart. Pero walang masyadong sinabi si Eugene. It bothered her. Gusto rin niyang malaman ang iniisip nito. May pupuntahan ka ba? Tanong ni Sarah. Mukhang bagong shower ang lalaki dahil medyo basa pa yung buhok. He smelled like soap. Plain v-neck shirt at ripped jeans yung suot nito. Iyon ang paborito niyang bihis mula pa noon. Simple pero lalong lumulutang ang kagwapuhan. Pupuntahan ko lang si kuya. Iniwan natin sa clubhouse kanina. Medyo gumagabi na kaya susunduin ko na. Tumayo siya. Manang, ipasok niyo na ho sa kwarto ang mga bata. Tumingin siya sa lalaki. Sasamahan na kita. Hinalikan niya ang mga bata at nag-promise na maglalaro uli sila bukas. Kaya ko naman, sabi ni Eugene nang nasa labas na sila. Hindi ka nagda-drive, so maglalakad ka? Paano kung lasing pala si kuya? Papasanin mo uli hanggang dito? Sigurado ako na hindi ka na talaga makakabangon pagka nagkataon. Kaya mo? Natatawang napailing ang lalaki. Sabi ko nga, kasama kita. Ipinagbukas siya ni Eugene ang pinto ng driver's seat. Nagpasalamat siya bago sumakay. Pupunta nga pala ako bukas kay ate. Sabi niya na nasa kalsada na sila. Sasama ako. Pagdating nila sa clubhouse, tama nga ang kanyang hinala. Nagiinom na naman si Kuya Aquiles. Tatlong bote na ang nasa ibabaw ng mesa. Halos mga lahati na ang kapatid nito sa isang bote. Namumula na ang mukha nito pero tuwid pa naman ang pagsasalita. Muwi na kayo. Walang kasama ang mga bata. Naraon si Manang Yoli. Sagot ni Sarah. Kung uuwi man kami ni Eugene, uuwi kaming kasama ka. Parang walang narinig ang kuya niya. Tuloy pa rin ito sa pag-inom.
Tumingin si Sarah kay Eugene. Nagkibit-balikat ang lalaki na parang sinasabing hindi nila mapipilit si Kuya Achilles na umuwi. Mabuti pa, tutulungan na kitang ubusin to. Offer naman ni Eugene at binuksan ang isang bote. Umuwi na kayong dalawa. Huwag na kayong makialam. Aagawin sana ni Kuya Achilles ang bote pero mabilis iyong nailayo ni Eugene. Si Sarah ay kinuha naman ng isa pang bote. And I will drink this. Para kapag tapos ng tatlong bote, makakauwi na tayo. You two, leave me alone. Buliyaw ni Kuya Achilles. Bakit ba sunod kayo ng sunod mula sa akin kanina pang umaga? Hindi ko kailangan ng tagapag-alaga. Kaya ko yung sarili ko.